Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mami ko, tropa ko, and welcome sa akin channel, ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, no, ang ating tatalakayin. No? At sa araw na ito, ay kasama na naman natin si Batman at si Superman. No? And ang pag-uusapan natin ngayon is ang pagpalo sa mga bata. No? Pagpalo sa mga anak natin. Well, yun nga. Listen. Well, yun nga. Siyempre, ang mga anak natin ay lumalaki na. Especially kapag mga 1-year-old, 2-year-old. Yan. Diyan na nagsisimula ang pagkulit ng mga bata. Especially ng mga lalaking bata. No? Example na lang yan ay ang anak kong si Baby Motmot na napakulit. No, sobrang kulit. Sa sobrang kulit mo, parang gusto mo nang katayin. No? Napakatigas ng ulo. No, but yun nga. But I'm really proud of my son dahil siya ay matalino namang bata kahit na sobrang likot ng buhisit. Kahit nakakabuhisit na yung ano niya. Pag tinuruan mo siya, nakukuha naman niya. No? Nakukuha niya especially yung mga something na but yun nga bubulol na yun. Actually yung anak ko si Baby Motmot is very observant siya. Madali siyang nakakakuha ng mga bagay-bagay sa paligid niya, no? Nagigets niya agad eh. So, but yun nga na dadala lang ng kakulitan, no? But anyway, no, ang pinag-usapan nga natin dito is yung pagpalo sa mga bata, no? So, syempre, darating ka sa point na talagang pag sobrang kulit na ng anak mo, ipapaluin mo eh. Diba? But, mga daddy cool, mommy cool, mga tropa cool, no? Merong way or tamang way kung paano mo dapat paluin ng anak mo. Diba? Hindi naman sinasabing masama, no? And we are not in the era na kung saan eh, ang pagpaparusa sa mga may kasalanan ay sobra-sobra tulad ng pagpapaluhod sa munggo, sa asin, tapos yung pag-upo ng ganyan, tapos may baso na may kandila, ibang ko. No, wala, nakikita ko lang dati sa mga pelikula, pero dati ganun daw eh. Tapos nahampasin ka ng walis tambo, may sinturon, walis tingting, diba sa may binte. Yung isang perasong walis tingting na makapal natin yung mga walis tingting eh. Tapos, pwik, 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 pwik. O kaya stick. Stick na mga mga 2mm yung ano. Hindi, mga 5mm yung kapal. Yan, tapos ihahampas sa ano mo. Sa puwetan mo at mag-iiwan ng latay. No? So, yun. We are not at that era na sobrang na magpaano. But, well, hindi ko naman inabutan yun and hindi naman ganun mamalo yung anak ko, yung aking mga magulang. But, I'm very lucky to have that. No, but, yun nga, sinasabi ko na yung pagpalo sa bata, it's a way of disciplining them. Diba? You have to discipline your child. Especially kapag sobrang kulit na. To the point na wala na sa wisyo yung kakulitan niya. And to the point na sa sobrang kakulitan niya, hindi ka na sinusunod o hindi ka na pinapakinggan. That's the time that you have to empower. Diba? Empower of being a parent. Diba? But, yun nga, merong, may mga parang sinabi na pinagbabawal na paluin ang mga bata. Diba? Hindi ko alam kung natuloy ba yun, totoo ba yun. Or, parang child something, diba? But for me, pagpalo sa mga bata is parang natural way ng being a parent, eh. Diba? Kasi sometimes you have to put the power dynamic to your child to discipline them,
diba? And the way this is to, yun, paluin sila, kurutin sila. But sometimes kasi, hindi mo rin talaga mapipigil yung sarili mo, lalo na kapag stress ka na, tapos ang kulit ng anak mo. Diba? Sometimes, you go beyond dun sa limit na pagpalo dapat eh. To the point na nasasaktan na sila and nalalatayan sila. Diba? Siyempre, hindi naman lahat ng mga magulang eh kaya magtimpi ng sobra. Diba? Kung minsan, merong mga magulang na short-tempered na unting likot lang ng anak, eh kung makapalo na wagas. Diba? Yung parang tumakbo lang ng konti, hindi pa nakakalayo, namumura na. Diba? Tapos, yan, nalapit. Pag nahablot, patay. Diba? Kung minsan, kinukurot. Kaya yung mga tagiliran ng mga anak, puro kurot. No? Mulit naman din kasi, parang hindi natututo. But, yun nga, mga tropa ko. No? We must see to it na kung papaluin natin yung anak natin, we must learn na i-explain sa kanila kung bakit. Diba? Ano ba? We should practice to explain kung bakit natin gagawin yung bagay na yun for them to understand na mali yung ginagawa nila or meron silang mali na ginawa. Diba? I think it's better na kung papaluin mo sila, you explain it before and after. Diba? Kung minsan, or mas maganda siguro na kung bawa, sabihin mo na papaluin kita. Diba? Itanong mo kung bakit ka papaluin. Diba? Sabihin mo na, oh, alam mo ba kung bakit kita papaluin? Ganto ganyan. And then sasabihin niya, alam niya. Diba? And then papaluin mo once, twice, thrice. Depende sa palo mo kung paano and kung ano din yung gagamitin mo. Diba? Sometimes kung mas malaking kasalanan, ikaw, depende sa'yo kung gagamit ka ng hanger, sinturon, walis tambo, yung stick, ng walis tambo, or stuff. It depends really on you. Diba? How to discipline them. Diba? I think it's better, no? Na kung kaano kabigat yung kasalanan ginawa nila, no? Ganun din kabigat yung parusa. For them to understand na sa susunod, hindi niya nagagawin yun. Diba? Kailangan tumatak yun sa anak nyo kung papaluin siya. Kung minsan kasi, no, merong mga magulang na papaluin yung anak, pero magsasorry. Kung minsan merong mga anak na pag pinalo, ay may mga magulang na pag pinalo yung anak nila at umiyak ng sobra, eh, inilibre ng ganito, inilibre ng ganyan. Diba? Tatatak sa mga anak nyo yun, mga tropa cool, mami cool, daddy cool. No? Tatatak sa anak nyo yun kapag umiyak siya. No? Eh, magsasorry ka sa kanya at aamuhin mo siya. Which is, for me, is wrong. Diba? Kung pinalo mo siya, i-explain mo sa kanya and be it. Be strong-willed na you must stand up for the right. Diba? Hindi yung ikaw yung lalapit sa kanya, aamuhin siya, tapos ganito, ganyan, tapos okay na kayo. Siyempre, bata yan. Diba? Yun na, kaya hindi ba kayo nagtataka na kapag pinalo siya, inuulit-ulit lang nila. Kasi they know the strategy of crying. Diba? They know that you love them. Diba? So, ikaw, no, na magulang ka, kung ikaw, hindi ka rin magiging stick, ha? Hindi ka ganun katigas dun sa pinanghahawakan mong tama, at pinalo mo siya, tapos umiyak, tapos ngam mo, binigyan mo ice cream, something, diba? Pinagbigyan mo sa kung ano man, diba? Parang hindi effective yung pagpalo mo sa bata. Diba? Just for me. Diba? And you will just say sorry kung napalakas yung palo mo. Diba? You will not be sorry na pinalo mo siya.
Diba? Dapat ganun ang magulang. Ako, kapag pinapalo ko si baby Motmot, talagang pag nalakasan ko, hindi ako bibilang sorry. Kasi, I want to imply something. Diba? I want him to know na sometimes you have to get hurt to learn. And he must understand that something, diba? Something you will do have a price. Diba? Good or bad. Pag good, syempre may reward. Pag bad, may punishment. Diba? And if you punish your child, see to it na hindi ikaw lalapit sa kanya. Diba? Sa panahon ngayon, ganun na nangyayari. No? Which is, I think for me, is wrong. No, there is something wrong with that. You know, tropa ko, mga daddy ko, mami ko, we must learn to be a parent. Diba? And a parent should not just give whatever they need, your child's need. You must guide them, diba? Properly. Diba? And one way, one form of guiding is yung pagpalo. Diba? Disciplining. Yeah. Parang yung form na, yung form ng guiding them is to discipline them. And the style, yun na lang, style of disciplining, one style that is through yun, pagpalo. Diba? You must show them what will they take. Diba? Kung anong maranasan nila kapag ginawa nila yung ganitong bagay. Diba? Kung ano magiging consequences ng mga bagay na ginawa nila despite na pinagsabihan mo sila na huwag. Diba? Yun yung dapat i-imply natin sa mga anak natin. No? So, mga mommy cool, daddy cool, tropa cool, huwag kayong matakot paluin yung anak nyo. No? It's showing them your love. Diba? Ang sabi nga, the more you hit, parang mali ka. The more you hit. No? Hindi, the more you hate yun. Hindi, ano nyo na lang, the more you hit, the more you... Pang ano pala yun, mali. No? So, hindi, yun. Hindi ko naman sinabi na paluin yun ang paluin yung anak nyo. Diba? It's doon lang sa pagdidisiplina. Diba? You must learn how to be hard on them. Diba? At some time, because it's for them. Diba? But if you will get hard on them, you must learn how to explain it to them. Especially, mga bata, hindi pa nila maiintindihan yan. Ang naiintindihan lang nila, sinaktan mo sila. Diba? Pero kung ikaw, as a parent, kaya mong i-explain sa anak mo kung bakit mo sila pinalo. Diba? That's the way. Wow. No? And they will carry it hanggang lumaki sila. Diba? Pangit din naman din kasi kung lagi mong papaluin yung anak, pag halimbawa lagi may mali yung anak mo, tapos papaluin mo, kukurutin mo, madadala rin nila yung sa paglaki. Na matatakot na sila sa'yo dahil sa konting pagkakamali mo lang, papaluin mo sila. Mali rin naman yun. Diba? Kaya kapag namalo ka, you have to explain. Kahit paulit-ulit pa yan, magsisingin din yan kasi magmamature yung utak ng anak nyo. Diba? All you have to do is be patient. No? Yun. Kaya for me, mga tropa ko, huwag nyong tanggalin ang pagpalo sa mga anak nyo because it's a good way. No? It's a good way not to threaten them but to make them feel what will be the consequences. Diba? So, for next time na ma-encounter ulit nila yung
situation na ganun, no, sinabihan na sila, then yun pa rin nila, ganito mangyayari sa kanila, tatatakin ko nila, no, trust me, no. So mga millennials, mga ano bang tawag yung mga Z something, eh, Black Z. So may mga people, mga magulang ngayon is very ano, very much maluwag, eh. No, which is parang hindi naman din ganun kaganda, kasi you are not teaching your children, di ba? So depende sa inyo kung paano niyo didisiplina, pero I must say and I must suggest na at some point na yun, you have to discipline them. Paluin nyo, di ba? It's just for them to learn, no? So ang haba na naman ang sinasabi ko, but the point is, we must be parent. We are parent. We all have to guide our children, and hitting them is one of the way to guide them to do good things in life, di ba? Tuloy ko. So yon, thanks for watching for today's video, and I hope na meron naman kayong napulot and natapos nyo itong video na to. And this is for all the parents out there na medyo natatakot, no? Medyo natatakot na maging parent, diba? It's not bad. You will not be a bad parent kung papaluin mo yung anak mo. It's just for them, because you love them, right? Diba? That's it. And yun, don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. And click nyo na rin pala yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs. And meron akong Facebook. Follow nyo lang ako sa Facebook, yung Daddy Cool at Daddy Cool World. And sa Twitter, Daddy Cool at Daddy Cool World. No? So yun, thanks for watching, and see you when I see you, and bye. Himbo Superman. Close muna. Everybody shake it.